So let us live in love in our relationship sa Diyos. Amen. Dapat siya yung maging sentro ng ating relasyon sa bawat isa. Relasyon natin sa amo, relasyon natin kahit unbeliever sila. If the love of God yung inalaw natin na magmanifest sa employer natin at sa atin, amen, walang magagawa yung amo. Amen. Kasi ang Diyos yung hihipo sa kanya. Amen. Amen. Amen po. So, when God is the center of the relationship, wala yung pagmamataasan. Amen. Sa aming mag-asawa, dahil parang sa kaming Kristiyano, pagka galit na siya, tatahimik ako. Pag galit na rin ako, tatahimik siya. Amen. Parang ganon. Amen. Kasi alam natin na hindi maaayos kung parihas na mataas. Amen. So, wala yung competition. Amen. Siya yung, kumbaga, or wala yung kompetensya. Amen. Yung sa inside ng relationship, walang competition. Amen. Inside the house, kahit sa bahay, dapat wala. Wala. Kahit sa friendship, amen. Because there is love manifesting toward each other. Amen. Amen po. Dapat may pag-ibig na nagmamanifest sa bawat isa. The bigger the ego, sabi niya, the greater the impact it destroy relationship. Amen. Sabi niya dyan sa Proverbs. Una, pride, sabi niya, then crush. The bigger the ego, the harder the fall. Amen. So, maraming nawawasak na relasyon. Amen. Kaya, kapag ganun yung nangyayari, ipag-pray natin na, Lord, I want to experience more of your love. Pag nararamdaman na natin yung parang ang hirap na nating i-manifest yung love, magmanalangin na tayo kaagad. Amen. Amen. Sabihin natin na, Lord, I want more of your love in my life. Amen. Amen. Pag nanalangin na tayo ng ganun, the more we dwell in the presence of God, mararamdaman mo, amen, yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Unti-unti yan, nagagawa mo ng mahalin yung isang tao. Amen. Or yung asawa mo, yung anak mo, or yung mga kung sino-sino man. Amen? Ang sarap na maunawaan natin yung mga bagay na ito. Bakit po? Amen? Kasi when we say I love you sa isang tao, amen, we mean it. Kailangan imimind natin kung ano yung sinasabi nating I love you. Amen po, mga kapatid. So, sabi niyang gano'n, halimbawa sa asawa mo, sinabi mong I love you, kailangan irespeto mo siya. Amen? I respect you. Kapag sinabi mong I love you, I respect you. It is saying, I trust you. Amen. I love you, I trust you. Amen. Kapag sinabi mong I love you, I'm not jealous. Hello? Amen. Amen. Kapag sinabi mong I love you, I understand you. Di ba? Kaya ngayon, alam na natin, pag nagsabi tayo ng I love you, alam natin dapat kung ano yung ibig sabihin ng binibitawan natin. Amen. Amen. So, hindi lang siya word. Amen? Rudeness is product of ego. Kapag nagiging rude ka, ego na yon. Amen. So, love is not rude. So, alam mo na yon. Kapag ka nawala yun sa atin, alam mo ako pagka nakaramdam ako ng ganun. Yung parang agad ko na yung ipinapanalangin. Maya-maya, wala na. Mauunawaan mo na siya. Amen. Siguro, ganito, ganyan. Malawak na yung pangunawa mo. Amen. So, what is rudeness? Sabi niya, minsan nakakapagsalita. Ito po, yung rude pala ito na. Di ba tinatanong ko kanina? Nakakapagsalita tayo ng mga salita na insulting words. Yun pala yung rudeness. Amen. Yung mga nakakapagsabi tayo ng mga irritable words. Amen. When we are too relaxed in a relationship, masyado na tayong kampante sa isang relasyon, minsan we don't mind sa about mga salita na nabibitawan na natin. Amen? So, nasasabi or nababanggit natin. Kasi masyado na tayong kampante sa relationship. Yung minsan wala ka na sa lugar. Yung nauutusan mo na pala yung isang tao na hindi dapat. Amen? Amen po. At tayo naman, pag may ego tayo, ayaw nating nauutusan. Amen? Ayaw natin na nasasabihan tayo na ganito, ganyan. Amen? Pero totoo namang kailangan natin na mapagsabihan. Amen?
So, may ego tayong natatouch pag ganon. Amen? Kapag biglang uminit yung ulo po natin, yun ay rudeness. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Diba? Amen? Mainit ang ulo natin, nakakapagsalita tayo ng irritable words. Or, we express word in rudeness manner. Diba? Amen? Amen, amen po. So, yung rudeness is the product of ego. Minsan, natatouch yung ego mo. Kaya nakakapagsalita ka ng hindi kanais-nais na mga salita. Amen? So, salita na nakakasakit doon sa mga tao na minamahal natin, sa asawa natin, minsan. And then we realize, oh, bakit ko nasabi yun? Tapos magsisisi ka na kasi alam mo hindi maganda yun. Amen? Amen? Amen po. So, you are not being rude to that person dahil mahal mo siya. So, kung mahal natin ang isang tao, hindi dapat tayo magiging rude sa kanya. Amen. Minsan, hindi natin na napag-iisipan kasi yung mga action natin, yung mga salita po natin, yung mga nagagawa natin na nakakasakit sa mga tao na minamahal natin. Amen? Ako, naranasan ko yan sa asawa ko kahit anong sabihin ko. Pero after that, ang bigat. Pero I praise God na overcome ko yun. Amen. Kasi doon pala, kapag naranasan mo ang isang bagay, doon ka inumold ng Panginoon. Amen. Pag hindi mo yun naranasan, hindi ka lalago. Amen. Hindi mo yun ma-overcome. Pero nung na-overcome ko po yung mga yun, grabe ang struggle ko noon. Kahit Kristiyano na kaming dalawa, pero doon ako talaga tinuruan ng Panginoon. Kahit yung mga nangyayari sa ministry, may mga minumold ang Panginoon sa akin. Amen. Kaya sabi niya, ating pinag-iisipan ang bawat salita na ating sinasabi. Dapat pala, pag nagsalita tayo, kailangan pag-isipan natin. Kaya lang, pag siyempre pagod ka, galit ka, hindi mo na yun maiisip. Kaya doon, pumapasok yung rudeness. Amen? Mga rude na word, mga hindi dapat sabihin, nasasabi po natin. Amen? Which is, hindi dapat. Kasi kung mahal natin ang isang tao, hindi tayo dapat nagsasalita ng ganun. Pero lahat tayo, pinapadaan ng Diyos doon kasi gusto nating makita na when we say I love you, dapat hindi ganun. Amen. Amen? So, because there is love manifestation in our lives, kaya dapat hindi ganun. Amen, mga kapatid. Amen. So, number three, love is not selfish or irritable. 1 John chapter 4, verse 10. Yung napag-aralan natin ito, hindi daw selfish at hindi irritable. Mahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng selfless. Diba? Selfless yung pag-ibig ng Panginoon, hindi selfish. Amen? Amen? Makikita natin na sa talatang ito, anong sabi niya? 1 John 4 verse 10. Sabi niya ganon, how selfish the love of God sa about sa mga tao. Anong sabi? 1 John 4 verse 10. In this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Yan ba yun? Yun. So, He sent His Son para bayaran niya yung mga kasalanan natin. Hindi dahil mahal natin ang Diyos, kundi mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen po. Ginagawa natin ang mabuti sa ating kapwa, hindi dahil mahal nila tayo, kundi mahal natin ang ating mga kapwa. Amen. So, ganun po yung pagmamahal ng Panginoon. Nirirespeto natin yung kapwa nating tao, hindi dahil gumagawa sila ng mabuti sa atin, kundi dahil mahal natin sila. Amen. Mahal nila, hindi dahil mahal nila tayo, kundi mahal natin sila. Amen. So, anong sabi niya? Yung ating mga asawa, halimbawa, sa kapwa natin, hindi dahil mahal nila tayo, kundi dahil mahal mo siya. Oh, halimbawa yung hindi mo siya kalahi, mga amo natin, magawa ba natin silang mahalin? Parang ang hirap, ano, lalo na pagka yung trato sa'yo, Pero we as believers, kailangan natin gawin. Amen. We cannot do it by our own, but we pray to God na magawa nating mahalin sila. So through yung pagtatrabaho natin, maramdaman nila yon na may pag-ibig yung paggawa natin. Amen. Amen. So kung bakit ginagawa mo ang mabuti,
kung bakit inuunawa mo siya, kung bakit binibigyan mo siya ng panahon at oras, hindi dahil binibigyan ka niya ng panahon at oras, kundi dahil mahal mo siya. Amen? Dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at sa ating pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Kaya nagagawa din natin mahalin ang iba. So that's why love is agape. Kapag sinabing agape, love is unconditional. O, dahil minahal mo ako, mamahalin din kita. No. Hindi po ganon. Kundi kahit hindi kanya minamahal, mahalin mo siya. Amen. Amen. Amen po. Mahalin natin siya. Unconditional. Hindi ka nagmahal dahil mahal ka din niya. Yun ay unconditional. Kundi, nagmahal ka sa kapwa po natin dahil mahal mo talaga siya. Amen? At yun ang kalooban ng Diyos. Yun kasi ang kalooban ng Diyos, kaya mahirap man itong gawin, yun ang kalooban ng Panginoon. Pupuspusin niya yung puso natin para magawa nating mahalin kahit yung hindi kaibig-ibig. Amen? Amen po. Eh sabi nga sa Bible, love your enemies. Diba? Amen po. So ito po yung uri ng pagmamahal na nais ng Diyos na ipamalas natin sa tao. Yun ang sabi niya eh. Amen? We help them because we love them. Amen. Hindi ka tumutulong dahil tinulungan ka, kaya dapat tumulong ka. No. We help them because we love them. Amen. We understand them because we love them. Kasi mahirap namang unawain mo siya pero hindi mo siya mahal, hindi mo siya magawang unawain. Amen. Pero inuunawa mo siya dahil mahal mo siya. We love them because it is the right thing to do. Yun ang right thing na dapat nating gawin. Amen? That is the will of God in our life. Will po niya yun na mahalin natin sila kahit na hindi sila nakakapagbalik ng magandang bagay na ibinigay natin sa kanila. Philippians 2 verse 4. Let each one of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Amen. Love is not selfish. Not wanting for their own good or own benefits. Amen. Hindi lang sa benefits mo, hindi lang sa ikabubuti mo. Kasi ang pag-ibig kasi hindi siya selfish eh. Isishare mo yan. Amen. Hindi para sa sarili nating kabutihan. Sabi ng salita ng Diyos, when we say we love, nagmamahal tayo, we are not looking for our own good. Diba? Yan yung sabi niya. When we say I love you, we say the best to whom that we love. Amen. Nakikita natin yung the best doon sa isang minamahal natin. Sa asawa natin, sa mga kaibigan natin, amen, sa mga nakasakit sa atin, amen. Dahil mahal natin ang Diyos, amen, period. Ganon yung agape, amen. Dahil mahal natin ang Diyos, period. Walang condition. Amen? Ganon po yung pagmamahal. Alam nyo, pag nung pinag-aaralan ko ito, parang ang hirap pag tayo lang ang gagawa nito. Pero naramdaman kasi natin yung pag-ibig ng Diyos. Tayo nga, minahal tayo ng Diyos, pinatawad niya tayo. Amen? Kaya nga, magagawa din natin, mahalin ang iba. Amen? When we say I love you, nauunawaan natin yung salita na ating binibigkas. Amen. Let each of you look not only for his own interest. Yun I love. Amen. Sabi niya ganon, we are not looking for our own good. That is love. Pag ang nakita mo ay yung hindi lang ikabubuti mo, yun ay pag-ibig. Amen. Yan yung sabi niya dyan. Looking for the good of other people, that is love. Yung nakita mo ba yung pangangailangan ng ibang tao? Love yun. Amen. So, tumutulong tayo dahil nais nating iparanas ang mabuti sa iba. Amen. I hope na mas mapipil po natin yung tamang manifestation po ng pag-ibig sa ating mga buhay. Kapag nagawa natin, mapipil natin yung tamang manifestation ng love. Amen. Yung hindi sa good interest natin. Amen. At ito yung ating maiparanas sa ating kapwa-tao. Amen. Ito dapat yung maiparanas natin. Amen po. Amen.
So, love is not selfish. Amen. Ayan, umuusok na tayo. Love is not selfish. Okay? Halimbawa, isa tayong magulang. Diba? Inuunawa natin yung ikabubuti ng pamilya natin, kahit isusubo na natin, sa family pa rin natin, ang isip natin. Yun yun, yung sinasabi ng verse na ito. Amen? Inuuna pa rin natin yung makakabuti sa pamilya natin. Kahit itlog lang tayo, kahit sardinas lang tayo, yun ang pag-ibig. Amen. Because love is selfless. Amen. Hindi makasarili. Not selfish. Psalms 86 verse 5. Pakibasa. Sige, habang nagluluto pa naman, ituloy natin. Para makapakinig yung nahuli. Okay, Psalms 86 verse 15. Sige, may premyo yung ano unang makakita. Talaga nga pa. Sige, binisan. But you, O Lord, are compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love. Ayun. Okay. Ang Diyos is slow to anger, abounding in love. Amen. Proverbs 14 verse 29, di ba sabi niya kanina? Holy men's careless act. Amen. Careless tayo. Nagiging careless po tayo. Or stupid action. Yun pala yung ibig sabihin ng fully. Amen. Nagkakaroon tayo ng stupid action or nakagagawa tayo ng bad action. Amen. Amen po. Basta na lang umiinit yung ulo natin, basta na lang nagagalit tayo, that yun po yung kawalan or yung malamig na pala yung pag-ibig natin kapag ganun tayo. Yung madaling uminit ang ulo natin, yung nagagalit na lang tayo bigla, tapos ang tawag doon, kawalan ng lalamig na pala yung pag-ibig natin. Amen. Amen po. So, makikita ito yun sa relationship natin. Amen? Kapag nawawala yung patient natin, amen, sa isang tao, tingnan ninyo ha, pag wala na yung patient natin sa isang tao, ang bilis mong mag-init. Amen. Amen. Mainit yung ulo mo, mabadaling mainit yung ulo natin, may sinasabi tayo, tapos napaka-rude na yung mga word, amen, ng response po natin. Kaya kapag ang isang tao is, halimbawa, yung asawa mo, ganun siya, malamig na yung pag-ibig niya. Amen? Amen po. Mahirap ka na rin niyang unawain. Ang ibig sabihin nun, malamig na yung pag-ibig. Nang lalamig na. Amen? So, sa isang relationship, tulungan yan. Amen? Tulungan. Sa mag-asawa, pag nakita mong very, ano na yung asawa mo, halimbawa, yun na po yung moment na manalangin ka na. Amen. Pag iba na yung action ng asawa mo, mag-pray ka na, mag-take action ka na, lalapit ka na sa Panginoon, let us come boldly to the throne of grace, in the presence of God, ipanalangin na ninyo yung isa't isa. Kasi tayong mag-asawa, mararamdaman mo yan, pag iba na, di ba? Anong gagawin mo? Manalangin, kasi malayo tayo, hindi mo naman pwedeng lambingin ko, malayo siya, amen? Pag magkasama kayo, pwede mo siyang lambingin, pwede mo siyang makausap, wala na agad yung galit, amen? Wala na yung hindi pagkakaunawaan, pero pag malayo tayo or malapit man tayo, we need to pray pa rin, amen? So, ano sabi niya? Hilingin natin sa Diyos yung mga bagay, kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan, that cause us anger. Amen. Ipanalangin natin lahat yun sa Panginoon para manumbalik yung pagmamahalan. Amen. Amen. Manumbalik yung pagmamahalan, yung init ng pagmamahalan ng isang relationship. Hindi lang sa asawa, sa kaibigan, sa asawa at anay, sa magulang at anak, sa asawa, sa bawat isa, any kind of relationship. Amen. Ganun dapat yung dapat gawin. Kasi sa isang relasyon, tulungan yan. Hindi lang iisa yung gumagawa. Amen? Love is not easily angry. James 1 verse 19. Ang sabi ng Biblia, this is the manifestation of love. This is love. Is slow to get angry. Okay. Pag nagmamahal ka, hindi ka madaling magalit. Kahit galit na galit ka na nga, nung nililigawan ka, hindi mo magawang magalit, di ba?
Amen. Amen. So sabi niya, kasi love yung nararamdaman natin eh. Amen. Pag nawala na yung love, madali kang magalit. Hello? Amen. Amen. So ano ang ibig sabihin? Love is love. Amen. Love is love. Amen. So, kung laging galit ang isang tao, there is no manifestation of love. Hindi mo pwedeng i-manifest yung love pag lagi siyang galit. Kaya tingnan mo yung mga amo natin, pag galit yan, hindi mo maramdaman na mahal ka niya bilang katulong. Amen. Amen po. So, sabi niyang ganon, pagka ganon yung naramdaman natin, isolve natin kaagad yun. Kailangan po natin i-fix yung inside natin. Amen po, mga kapatid. I-fix natin yung inside our family. Ipadil natin lagi sa... ipadil natin ito sa Panginoon. Amen. Ipanalangin natin. Halimbawa, very, napaka-irritate mo. Kailangan pong ipadil natin lahat yan sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi yun po yung magkukos ng problem sa isang relationship. Amen? So, ipanalangin natin, Lord, i-restore mo yung pag-ibig sa akin. Lord, i-restore mo yung love sa aking puso. Dapat yun kaagad yung ipanalangin natin. Amen? Ipanalangin din natin na maalis yung pagiging irritable natin. Amen? Yung madaling magalit tayo, ipanalangin natin yan sa Panginoon. Amen? Kasi walang pwedeng makapagbago yan kundi ang Diyos. Amen. So, sa asawa natin, mahal natin, mahal natin ang asawa natin. So, kailangan ipanalangin natin ang bawat isa. Amen. That God will restore the love in our hearts. Amen. Sa relasyon natin sa Panginoon, halimbawa, yung relasyon natin sa Panginoon, makikita natin na nagkakaroon na ito ng dullness, yung parang nawawala na, tayo po na mananampalataya sa Panginoon. Nangyayari din po yun, di ba? Amen. Hindi lang sa ating kapwa, maging yung relasyon natin sa Panginoon, napapabayaan na natin yung pagsaserve natin sa Panginoon. Ipag-pray natin na, Lord, i-restore mo yung pag-ibig sa puso ko. Amen. Lord, kung paano kita nakilala noon, nung una, kung paano ako naglilingkod noon, kung gaano ako ka-eager po dati na naglilingkod sa iyo, yun, pwede natin ipanalangin yun sa Panginoon. Amen. Pag naramdaman ko po yun, gusto kong ipanalangin kasi mahirap po yung unti-unti nang pag napabayaan mo yun, manlalamig ka na. Amen? Amen po. So, dahil mahal natin ang Panginoon, then, marirestore. Amen. Itong pag-ibig na ito natin sa Panginoon. Amen? Yung ganitong pag-ibig sa aking buhay, Lord, ibalik mo muli. Yung first love ko sa'yo. That I may be, magkaroon muli ako ng passion, ng loving sa aking ginagawang paglilingkod sa iyo. Panalangin natin yun, mga kapatid. Amen? Amen? So, number four, second to the last, love does not keep a record of wrong. Okay, ito po yung madalas. Halimbawa, tayong mga asawang babae. Love does not keep a record of wrong. Anong ibig sabihin sa asawang babae or lalaki? Ganito, pag nagkamali siya, yung lumipas na, na pagkakamali, napatungan na ng maraming pagkakamali, pag nag-away kayo ulit, anong mangyayari? Pag may misunderstanding kayo ulit, hahalungkatin mo ulit yung mga wrong na nagawa. Iniisa-isa mo yon, nakalagay sa cabinet. Binubuksan mo ulit. Inin, nilalabas mo ulit. Kasi ang love daw does not keep a record of wrong. Ngayon, inilalabas mo ulit. Sabi mo, ito yung pagkukulang mo noon. Ito yung pagkakamali mo noon. Ibinabalik mo na naman. Hello? Ganyan kasi tayong mga babae minsan. Kaya, ganun po. Kapag tayo ay nagpatawad na, kalimutan na natin. Amen. Kasi love does not keep a record of wrong. So, leave it behind. Iwanan na natin. Amen? Kung ano yung nagawa ng asawa natin noon. Kasi kapag binabalikan natin isa-isa ulit, you cannot move on.
Amen. Anong mangyayari? Wala, hindi mo siya ano, yung partner mo, mahirap mo siya ulit balik, mahalin, mahirap mong ibalik yung pagmamahal. Amen? Kasi yun yung lagi natin ginagawa. Tanggalin na natin yung piling cabinet. Amen? Yung nakapile na mga wrong. Amen? Alisin na natin yun, yung so much pile of record. Amen? Na nagawa. Or yung record niya is nasa isip kasi natin minsan eh. Diba? Yung wrong sa ating mga isipan, it's time to destroy it. Kalimutan na natin yun. Amen? Yung mga pagkakamali, and let us move on. Nakuha natin? Amen. Amen. So, in our relationship, so, marirestore ang pagmamahalan, masosolve yung bawat conflicts, amen, bawat pagkakamali sa bawat isa, that will just destroy the relationship. Kasi yun lang ang magdi-destroy sa isang relasyon eh, when you keep that record of wrong. Diba? Marami tayong kinikip na record eh. Mga record dyan sa mind natin. Ito yung nagawa niya noon. Masaktan ako ng gusto. Nagkamali siya ngayon. Ibinalik mo. Ganito yung, anong mangyayari? Parang sugat yan. Amen? Nawawala yung pag-ibig. So, kailangan, kalimutan na natin yon. Lahat ng bagay po na yon para ma-restore yung pagmamahalan, ma-solve yung mga conflicts, yung pagkakamali sa bawat isa, because that will just destroy yung relasyon kung babalik-balikan lang natin. Amen. So, sa tuwing pagkakamali, halimbawa, yung anak mo, nagkamali siya noon, tapos nagkamali na naman siya. Diba? Yung asawa mo, yung magulang mo, lagi mong naiisip yung pagkakamaling noon pa. Napatungan na nga ng iba. Napatungan ulit. Halungkatin mo ulit. Babalikan mo siya. Eh sabi niya, love does not keep a record of wrong. Amen? Yun po yung sabi ng salita po ng Panginoon. Kasi keep that records, nandyan pa rin sa ating buhay. Kapag ikinikip mo yun, nandyan pa rin. Amen? Amen. So, destroy that records. Sirain mo na yon. Iano mo na, starting today, let us live. Mamuhay po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Alam nyo, yung masasakit na nagawa ng asawa ko noon, hindi ko na nababalikan. Wala na, parang na-erase na. Yung mga sumbatan namin, yung mga dami ko rin nasasabi, pero nagsisisi din ako. Hindi ko man nasabi sa kanya. Pero sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Amen. Para ma-delete na yung mga record of wrongs po na yun. Amen? Amen? So, mamuhay tayo sa pagmamahal ng Diyos. Mamuhay tayo sa pag-iibigan. When you say, I love you mean it. You understand it. Amen, mga kapatid. Amen. So, kapag sinabi natin, I love you don't keep record of wrong. Kinakalimutan mo na yung kanyang pagkakamali noon. Kung may nabili man siya na hindi ipinaalam sa'yo, bumili siya ng aparador. Tapos, lagi mong naiisip. Tapos, baka bibili na naman yan ng hindi papaalam sa akin. Tapos, galit na galit ka. Bumili ka na naman ng ganyan. Parang halimbawa lang po yun. Amen? So, nagkamali siya. Amen? Nagpapatawad ka. Amen? Amen po. Napapatawad natin sila kasi mahal natin sila eh. Amen po? Doon naman po yung pinatawad natin. Halimbawa, pinatawad mo siya, pinatawad ka niya, ikaw naman na pinatawad, suklian mo din siya. Amen? Nang pag-ibig. Amen? Suklian mo din natin sila. So let us be more loving, mahalin po natin yung kapwa natin, yung magulang natin, yung asawa natin, yung anak po natin. Love them kung paano po tayo minamahal ng Panginoon. Amen? Paano tayo minahal ng Panginoon? Love them unconditionally also. Hindi natin kaya yan, pero hilingin natin sa Diyos. Amen? Yung kapwa natin kamanggagawa, minsan yung mga mananampalataya inside the church, amen? That is our family. Family natin ito eh. Yung church, di ba? A family. Family of believers. Amen? Minsan nasasaktan tayo. Minsan may nasasabi tayo. Then, we need to understand. We need to love each other. Amen? Amen? Amen. So, they deserve the love of God.
Kasi deserve natin yung pag-ibig ng Panginoon eh. They deserve that kind of love sa ating, na ating maipamalas, maiparanas sa bawat isa. Amen. So mahalin natin yung mga pastor natin, mga leaders natin. Magmahalan tayo. Ganon din po naman yung mga kami, mga pastor, mga leaders. Mahal din namin kayo. Amen po, mga kapatid. Yan pa kayo? Amen. Amen. So, kapag mayroong love, there is peace. Amen. Pag may love, may peace. Amen. Napaka-payapa. Amen po ba? Napakasarap ng relationship. Although there is no perfect relationship. Alam natin yan, walang perfect na relationship. Pero, dito sa mundo, wala talagang perfect na relasyon. Amen? Asawa man yan, anak man, kaibigan, sa loob man ng church, or wherever. Amen? Walang perfect. But, if there is love, there is always understanding. Amen? Kung may pag-ibig, amen, lagi kang nakakaunawa. If there is, sabi niyang ganon, and then there is reconciliation. Laging may reconciliation yan in every relationship. Amen? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, yung namamagitan sa bawat relasyon. Amen, mga kapatid? So, mas tumitibay yung pagmamahalan. Amen? Ang sabi nga nila, yung second chance, ano ba yon? Yung pangalawang beses, mas matamis daw. Oh, yun! For the second chance, di ba? Okay. So, yun po, mga mas tumitibay yung pagmamahalan ng bawat magulang, ng anak, ng asawa, amen, ng bawat isa or magkakapatiran, amen, dahil we are family in Christ. Amen. So, sabihin mo nga sa iyong katabi, I love you. I love you. You mean it? I love you. I mean mo yung I love you. Kailangan naiintindihan natin, amen, na yung binibigkas natin is galing yun. Talagang mahal natin. I love you. I love you. Okay. So, God's love is unstoppable. Tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos. Walang hinto yan. You cannot stop the love of God. Mamahalin at mamahalin ka po niya. Amen. Kahit di mo na siya mahal, nandiyan yung pag-ibig niya. The love of God is very powerful. Amen. Very powerful yan. Pag minahal ka ng Panginoon, parang kuryente yan. Amen. Na mararamdaman mo at hindi mo yan mairi-resist. Amen, mga kapatid. So, yun lang. May natutunan tayo? Amen. Amen. So, yung pag-ibig ng Diyos. Panglima, love is not happy with evil, but is happy with the truth. Okay, yun. Lima yung naishare ko po sa inyo. Amen. Madali namang unawain yung love is not happy with evil, but is happy with the truth. Kailangan mahalin natin yung kung ano yung katotohanan. Amen? Mahalin natin ang lubusan ang Diyos kasi He is the way, the truth, and the life. Amen? At saka, love is not happy with evil. Diba? Blessed are those, sabi niya ganon, blessed is he who does not walk in the counsel of the wicked, but his delight is in the law of the Lord. Amen. Amen. Amen po. So, tumayo tayong lahat. At manalangin po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, O God, nandito po kami dahil minahal mo kami, Panginoon. At Lord, we love our brethren, Panginoon. Mahal namin ang bawat isa, hindi dahil mahal nila kami, kundi ikaw yung unang nagmahal sa amin, kaya nagagawa po namin mahalin ang bawat isa po sa amin. Kaya sa oras po na ito, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy mong puspusin ng iyong pag-ibig ang bawat puso po namin, O God. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, na minahal mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, O God, sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord God, for your mercy, O God. Thank you for your grace.
Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na muli sinamahan mo kami, Panginoon, lalo na sa napag-aralan po namin ito, Panginoon. Lord, we love you, O God. Mahal ka namin, Panginoon. That's why we want to serve you, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami na lalo ka pa naming mahalin in spite of our weaknesses, in spite, O God, sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang po namin, Panginoon. O God, Lord, minamahal mo kami at lalo mo pang puspusin ang aming puso ng iyong pag-ibig, O God. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay po sa inyo. Hallelujah! Pinagkakatiwala namin ang aming relasyon, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming mga asawa, Panginoon, sa aming mga anak, Lord, sa aming mga magulang, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapwa, mananampalataya, O God, Lord, pinagkakatiwala po namin. I pray, O God, for the manifestation of your love in our lives, Lord, in the name of Jesus. Hayaan mo na bawat isa po sa amin, Panginoon, sa bawat tahanan po namin, Panginoon, let the manifestation of your love, O God, bless their family, bless our family, Father God, bless mo, Panginoon, hallelujah, as I speak healing upon healing, O God, sa bawat puso, Panginoon, hallelujah, sa bawat pamilya, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, patuloy nga na ipadama mo palagi sa bawat isa po sa amin na mahal mo kami, Panginoon. Lord, ibinigay mo una ang iyong bugtong na anak sa amin, Lord, dahil naramdaman namin ang pag-ibig na ito, kaya nagawa rin po namin, O God, na i-extend ang pag-ibig na ito. Gaya po ng iyong salita, Panginoon, that love is patient and kind, O God. Lord, ang manifestation ng pag-ibig na ito, O Lord, kung wala ka sa buhay namin, hindi namin kayang ipakita ang mga bagay na ito. Ngunit nagpapasalamat kami sa tulong mo, Panginoon, at sa kalakasan na ipinagkakalog mo po sa amin, O God. Lord, magagawa po namin ang mga bagay na ito sapagkat we no longer live but Christ liveth in us, O God. Kaya salamat ng marami, Panginoon, na minsan pa pinaalalahanan mo kami. Hallelujah, patungkol po sa iyong pag-ibig, patungkol sa pag-ibig namin sa aming kapwa, Panginoon, that if we say we love them, O God, we understand what love is, O God, in our lives. Love is not jealous, O God. Love is not rude, Panginoon. Hallelujah. Love is not proud, O God, Lord, but love is humility. Love, O God, hallelujah, not that you love us, O God, minahal mo kami, Panginoon, hindi dahil sa minahal ka namin, kundi ikaw yung unang nagmahal po sa amin. Kaya, Lord, kahit na yung mga bagay na hindi karapat-dapat, O Diyos, tinuturuan mo kami na mahalin. Tumutulong kami, Panginoon, dahil mahal namin sila, O God. Lord, na kahit hindi po sila nakapagbibigay, Panginoon, ng kapalit, O Diyos, we give because we love them. Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, salamat, you remind us na kahit mapapamove namin ang mountain, kung wala yung pag-ibig sa amin, ay baliwala ang lahat ng bagay. Kahit gaano pa kami ka-anointed, Panginoon, kahit gaano pa kami kagaling, Father God, Lord, kung wala yung pag-ibig mo sa amin, baliwala po ang lahat ng bagay. Kaya, Lord, hayaan mo na manatili ang pag-ibig na ito sa aming mga puso. Lord, ito yung aming idinadalangin na ma-restore, Panginoon, yung first love namin sa iyo, Father God. Kung paano ka namin minamahal nung una ka namin nakilala, O God. Lord, ngayon, i-restore mo ito, ibalik mo yung dating init ng paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah, upang ang pag-ibig na ito sa aming mga buhay, magawa naming unawain yung mga pamilya namin, magawa naming unawain, Panginoon, hallelujah, yung mga bagay na dapat namin unawain dahil ang pag-ibig mo ay siyang inilagay mo na sa aming mga puso. Kaya salamat sa iyong Espiritu, Panginoon, na nasa aming kalagitnaan ngayon, O God. Lord, na bawat salita na aming narinig, ito po, Panginoon, ay tumimo sa bawat puso ng iyong mga anak, O God.